kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka trabay MVP! Ako sa kinabahan, parang mas naging interested ako dun sa tao kasi nakikipaglaro. Totoo ba yung nakita ko? Yun ba yung warning ba yun sa akin na mag-ingat ba ako dapat? Tapos andun na ako sa point na nagpa-flashback na lahat. Pero na-realize ko na, ay, buhay pa pala ako. Yung mga entities sa bahay, territorial, yung batang nakita ko doon, nakita ko sa kwarto. Yung form niya is batang lalaki. Oo. Tapos, hindi ko na-realize na see-through siya. May mga elemento raw na may kakayahang magbalat kayo. Paano kung isang araw ay makasalubong mo ang sarili mo? Magugulat ka ba? O matatakot? Paano kung tawagin ka nito? Sundan natin ang mga kwento ng dilim. Welcome sa Kwento ng Dilim. Pakilala muna tayo. Ako si Charlie. Kayo po, ano po pa? I'm Iris, a student from Palawan. Ako si Jalot Pellegrina. I'm from Las Bañas, Laguna. 36 years old and currently a researcher sa Department of Science and Technology. Kayo po? I'm Sean. I'm currently a professional makeup artistry professor from Quezon City. Okay. I'm Jerwin. I currently handle a team of escalation experts sa BPO industry. Wow, lahat tayo iba't iba yung trabaho talaga. Yeah. So, ano po sa tingin nyo yung konsepto ng kababalaghan? Para sa akin kasi ito yung mga bagay na hindi normal na nangyayari sa ibang tao eh. Kasi hindi lahat nakakakita, may mga bagay na hindi lahat nakakaramdam. Pero may mga karanasan kasi ako na tuwing nagkukwento ko, parang ang tingin ko, nare-receive ko ng mga feedback is parang ang weird naman din ng taong to, parang totoo ba to? Parang mahirap din magkwento sa mga taong hindi open sa gantong usapin. Pero paano nyo naramdaman na parang kababalagan yun ah? May mga beses din kasi na tatanungin ko yung kasama ko kung nakita mo ba yun? Tapos sabihin niya, yung alin? Parang wala naman tayong kasama dito. Ikaw siya? Yung concept for me ng kababalaghan is something na hindi lahat may intindihan talaga. And that's the reality eh. Kumbaga, iba't ibang paniniwala. Yung iba to see is to believe hanggat hindi pa nila na-experience, hindi pa talaga sila maniniwala. Pero whether we like it or not, meron talaga tayong kasama in this world above na hindi lahat may intindihan at hindi lahat na-experience agad. So, it will come like siguro once in a life, twice, yung mga mahina yung sixth sense na tinatawag for me. Ikaw po. Sa akin naman yung kababalaghan is something na nakakatakot, which is not normal na nangyayari sa'yo sa everyday life mo. So, yung mga na-experience ko, meron mga nagpo-prove na totoo yung nakita mo. Hindi ko sinasabi sa kanila, pero sila yung nagbe-verify na talagang nag-exist yun. Ako naman, nararamdaman ko nun. Siyempre, nakakatakot dun sa mismong scene. Pero after that, say, wow, nangyari talaga yun. Nag-exist pala talaga sila. So yung kaba, yung takot, nakaka-amaze for me after. So, ganun.
Kayo po? Ako, nakakilabot siya kasi hindi naman siya experience na the usual na naranasan ng isang tao. Hindi talaga ako naniniwala at first, but when I experienced those things na parang, oh, totoo pala talaga siya. Mm-hmm. Na ganun pala dapat you have to respect them kahit nasang lugar ka pumunta. Totoo. Ano yung mga pinaka nakakatakot na experience niyo or nakita? Halimbawa, nakita ba kayo multo, demonyo, kaya mga elemento, ganun. Kaya po muna. Nakakita ko ng pugot na ulo. Mm. Kasi bata pa ako, nung until now, na-imagine ko pa rin siya. Yes. Oh. So that's why. Kakaiba talaga ang experience. Yes. Kaya yung sa akin naman, face to face, as in ganyan. Ano siya, babae siya. Maitim siya, pero kita mo na halo yung eyes, halo yung nose. Tapos katapat mo siyang ganyan. As in, katapat ko siyang ganyan. So, yun yung worst na nangyari sa akin. Ikaw, Sean? For me, yung mga poltergeist, normally associated sila sa demonyo. Ito yung mga nananakit, kayang mga hawak, kayang mag-usog ng mga gamit. Tapos, kasi iba yung feeling na nakita mo, iba yung feeling na nakipag-interact sa'yo eh. Yun yung mga delikado. Na-experience ko yun sa Laguna, yung house ng tita ko na for some reason, 2006 pa siya nakatayo. Pero until today, hindi pa rin siya napapabless. Either nagkakaroon ng emergency yung priest or kung sino mo magbe-bless, ganyan. So, hindi ko na yata kayo mag-overnight ulit sa bahay na yun. Mm. Kayo po? Yung sa akin kasi, nagkaroon ako ng succubus. So, ano siya, female counterpart ng incubus, which is another form of a demon. So, nag-cling siya sa akin for a few months. And it's actually the worst kasi sobrang possessive niya. Oh! Grabe yung kay Jervin. Sige, ituloy mo, Jervin. Ikaw na yung magkwento muna. Komportable ako na ikwento yung isang karanasan ko nung college ako. Pagtapos yun nung math class ko, math 17, ano ko nun, mga third year college siguro nun. Naglakad lang ako from math building, papunta ko ng swimming pool area kasi part din ako ng varsity swimming team. And pagliko ko dun sa may tapat ng National Engineering Center, may nakita ko isang lalaki, hindi siya see-through, as in talagang tao. Ang naalala kong damit niya noon, naka-green siya na cargo pants at saka naka-t-shirt siya na stripes, black and white. Eh sabi ko, parang familiar kasi ngumingiti siya sa akin, tapos kumakaway siya. Tapos parang nakikipaglaro na nagtatago siya sa puno, tapos ako dire-diretso lang ako maglakad. Tapos ako naman, na-curious ako. So paglapit ko dun sa puno, inikutan ko siya. Pero wala akong nakita. Pagdaan ko dun sa gilid ng National Engineering Center, may isang malaking pintuan doon. Tapos glass door yun. Pagtingin ko sa reflection, sabi ko, parang ito yung suot ng lalaki kanina. Ako yung nakita ko. Ha? Ayun. So, dun pa lang medyo... So, nung time na yun, hindi mo na-realize na ganun yung suot mo? Hindi ko na-realize na yun yung suot ko. Tapos, sabi ko kaya pala familiar yung itsura kasi lagi ko nakikita sa reflection. Grabe yun. Ganun. Tapos, mapaglaro din siya. Tapos, sinihan ko na lang, parang normal. Pero, syempre, medyo nag-iingat na rin ako kasi alam naman natin kapag doppelganger, alam mo, yung susunod, di ba? Parang yun na yung mamamatay ka, disgrasya. Dobling pangamba ang naramdaman ni Jermaine nang makita ang sarili sa katauhan ng iba. Pinaglalaroan lang ba siya ng misteryong ito? O may mensaheng nais iparating sa kanya? Nung pauwi na ako, galing training nung araw na yun, muntik na akong masagasaan sa paumanoon ng isang bus na mabilis magpatakbo. Muntik na akong matay nun eh. Pero pinagdasal ko na lang din na sana walang mangyari ulit. Nung nakita mo siya, bakit mo siya sinundan? Kahit kinabahan ka parang weird yun.
Hindi ako sakit na bahan. Parang mas naging interested ako dun sa tao. Kasi nakikipaglaro, gusto siguro makipagkilala. Pero nung umpisa, hindi mo agad nakita na kamukha ako yun na. Hindi ko napansin. Oo. Saka, ikaw lang tao nun? Ano yun eh, 4 PM. So maraming tao sa Akanuban. Pero ikaw lang yung nakapansin sa kanya? Ako lang yung nakapansin. Hindi siya nawala sa utak ko buong gabi. As in, totoo ba yung nakita ko? Oh. Yun ba yung warning ba yun sa akin na mag-ingat ba ako dapat? Oo. Siguro kung matatakot ako, masasabi kong hindi. Kasi ang bilis ng pangyayari. Hindi kinaya ng utak kong i-process yung emotion. Pero nung moment na muntik na ako masagasaan, doon ako natakot. Oo. Kasi parang suddenly bilang muntik nang mawala yung life ko. Buhay mo na yun. Oo, buhay ko na yun. Tapos andun na ako sa point na nagpa-flashback na lahat. Pero na-realize ko na, ay, buhay pa pala ako. Oo. Yung pinagkwentuhan ka after? Kinwento ko na siya siguro mga 5 years after na. Hindi mo agad kwento sa iba. Hindi. Grabe, may times ba na naulit? Hindi naman siya naulit, pero kasi yung naunang version nun, yung ate ko naman kasi nakakita ng doppelganger ng mama ko. Nasa lahi namin na nakakakita. Kayo? Saan part? Sa bahay? Sa bahay. Ano yun? Gabi naman yun. Tapos nagising lang yung ate ko. Tapos nakita niya yung mama ko sa may kusina. Pero wala naman nangyari kay mama. Kayo, anong mga naiisip niyo about doppelganger? May mga ganun ba kayo experience? May sinend sa akin sa TikTok. Finiture ko siya eh. Sa Commonwealth din nangyari yun. Sumakay siya ng UV. Tapos yung driver is pugot ulo. Hindi niya sinabi sa driver. Then kinagabihan, parang may na-aksidenteng UV. Oh, yun. Yun siguro yung nasakyan niya daw. And after noon, nakita niya yung sarili niya. So technically, what I feel like is yung van or yung UV mismo is haunted. Kasi na-aksidente yung driver at the same time, nakita niya yung doppelganger niya. Kumbaga para may bad siguro may past, siguro. Mm-hmm. Kayo, naniniwala kayo sa doppelganger? I don't know. For me, to see is to believe eh. Pag naranasan ko, saka ako maniniwala. Ganun eh. Mm-mm. Yung sa akin naman, yung experience ko sa kapitbahay, high school pa lang naman ako nun. So parang 7 AM yung class. So gising ka na ng 6, ganyan. Two-story yung house namin, tapos may balcony, tapos may mga kapitbahay sa likod. Yung kapitbahay namin, alam ko na matagal na yung may sakit, bedridden. Tapos that morning, nakita ko siya, nagpapaaraw, naka-sweatshirt, tapos parang nag-stretching siya. So parang, ang ano ko noon, magaling na siya. So pasok ako sa school. Pagbalik ko dun sa bahay after school, kinita kasi yun. May stretcher. Oh, God. Kita ko yung kamay, nakabagsak yung kamay. Siya pala yun. Butot balat na siya, tapos patay na siya nung after. Kaya kinabahan ako, sorry. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos may nagpapatay ng ilaw sa kwarto ko. And bubuksan ko ulit. Tapos papatayin niya ulit, tapos bubuksan ko ulit. Pag swing sa kanya nung bagay na yun ng Pasko, payong yun na mahaba. Tumagos lang.